What's up guys? Kasi ayun no, meron tayong pahawi ng buhok bago magsimula mga lods. No? Ayun guys, what's up mga lods? This is Killing It mga lodi and alam nyo na, 5 versus 5 tournament pitch server tayo and for today guys, we have No Sense Aces versus Nyx Mains. Nyx Main, unfortunately wala pa po ang ating pong mga Nyx Main. Hindi pa po nagbibigay ng kanilang ID, no? So inaantay ko pa yung kanilang reply. Nada po namin yung caster pa follow back na lang daw guys sabi ng ating po Nyx Main. Ito ba? Tama? Ito na pala eh. Andito na pala guys eh. 6-10 guys ang ating pong first game DQ. 6-20 po ang ating pong DQ number 2. And around 5:55 is nakapag lobby na agad kami mga lods no. So hindi naman problema yon guys no. Ayan, sinend ko lang guys yung ating pong link ng ating pong laban. Wait lang, edit lang natin guys yung monetization. Yun. Tapos, hindi ko alam paano maglagay ng thumbnail dito eh. Pitch me tournament. Ayan. So, waiting na lang tayo sa ating pong magkabilang teams para makompleto. Para mapag-start tayo ng ating pong laban, mga lods, no? Wait lang ha. Ayan, isa na lang player guys for the Nyx for the No Sense Aces. Nasaan na ba yung ating mga Nyx main? Maaga tayo nag-start ng lobby at saka maaga ako nang inang ID nila guys kasi actually maaga ako napag-get up 1 pa lang gising na ako and then na yun tamang ano na tayo mga lods no. Tamang kind ego and then get up mga lods no. And then ayun, magaw na pag-start, no? So, yun, early bird tayo kanina, no? So, ayan, dalawang players na lang for the Nyx main, hopefully makompleto, no? By the way, ang laban bukas, guys, we have OGX Revitalist versus Team Pacquiao. Tapos, after nun, next round na tayo. Bali, top 20 teams. Sinala top 10 teams tapos 5 teams or 6 hindi ko alam kung kukuha ng wild card no for parang bumuo ng 6 para 3 versus 3 or mag-advance na diretso guys no actually meron tayong structure pero hindi ko masyado maintindihan yung nang gagawin nila sa ano sa top 6 teams no or top 5 teams pala no. Anyways guys abay lang sa for ano membership guys. Meron tayong benefits guys. Alam ko nagsabi na ni si Sir kanina sa GC about dun sa ating pong ano about po dun sa ating pong what do you call this about dun sa ating pong membership fee mga lods. So ang gagawin dito guys is ayan basahin na natin sinabi ni Sir mga lodi no. Eto guys no sa mga talong teams magpa-membership na po. Tapos, papalitan, ano daw, kaya sa mga talong teams, magpa-membership na po kayo kasi pag ayaw ng ibang teams na to, papalitan daw po ng naka-membership na teams yung slot nila. So, champion is 3-6, first runner-up is 1-2 guys, second runner-up po is 600 mga lots. No? Ang membership guys is 25 per member, pero bubuin nyo lang ata guys is 125, so 5 players lang no. Per team. So, 'di ba 5 to 6 man tayo sa ano sa isang team mahal. So, siguro libre yung isa. Ang benefits dito guys is free diamonds daily. Pwede kong maabot sa 88 na diamonds. Ayun, katulad kahapon, naganap tayo ng member na ano no na active guys sa ating pong live tapos monthly raffle starlight. Gagawa na tayo ng GC para madali. Syempre starlight membership is 480 plus. So ayun, 1 month 'yun, 25 per month ang ating pong membership, no?
Kailangan ano, at sa bawat sa GCash kailangan po papa mag-avail po talaga kayo ng ating pong membership, guys. Oo. At pag nagpa ano kayo, nagpa-member kayo, guys, sure na may slot na kayo. Sure na may slot. Tapos meron tayong mga syempre mga tournaments and stuff. So stay updated lang po sa ating pong mga announcement, no. Sa 25 lang naman at ating I think lalo na sa mga ano sa mga nauna like Veterans Trot Esports yan. Sobrang tatagal na ng mga yan, 'di ba? Parang ano, parang pang pandagdag, no. Pandagdag kasi yun eh. Nanggagaling kasi sa amin yun eh. Ang tawag nag dagdag sa income din ng ating pong YouTube channel at yung ating pong mga price is dun nanggagaling mga lods. Anyways, I am for back to the ball game na tayo. For the next main first game to guys, no. We have Grak and Valentina and first pick nila as is Saber Savior mga lods, no. And for the nose and aces we have Vidaling. Yan yung kanilang unang kinuha. We have Vidaling po and Esmeralda. Sa kabila for the Knicks main, open yung Karina ngayon. Yung nasa meta right now, nakita ko laban Philippines versus Singapore before ako mag-live, nanonood ako. Hindi ko lang alam kung ano, kung sino nanalo ng game 3, pero alam ko all one yung nangyari doon. And then halos same picks lang din, Grak, ganyan no, Grak, Esme, Karina, halos same picks lang din sila. Mm-mm. I mean, compared to this tournament, or sa mga tournaments yan. Kumbaga nasa meta rin sila na ano. Wala pa ako nakitang ano. Medyo bago-bago sa aking paningin no. And nga po for the next main we have the Beatrix and the Dyrot. And then Karina ang tatanggalin po no. They pick the Dyrot para pang lane kay Lawson's Aces. Pero dahil nga dun sa choice nila na kumuha mo ng Dyrot over Karina. Ibaban ngayon ng Lawson's Aces po yung ating pong Karina. And but if dito open yung Sicilian. If they wanna go for the Sicilian, ano pa bang pwedeng support? Kagura. Sicilian Kagura. Tignan natin ang maging last two picks na ating pong Nose and Aces. No? For the Nose and Aces, yung nga pa sasabing sa inyo, pwedeng Sicilian or pwedeng Kagura. So we have the Kagura for the Nose and Aces. Sa kabila naman, for the last two picks ng ating pong Knicks main, ano kaya ang maging last two picks ng ating pong Knicks main dito? Akai Core. Yup. Mukhang we have here the Akai Core. And then, ano yung talaga maging tank nila? Or maging tank Akai. Tiyan natin ah. Tank ata yung Akai tapos magpa-funny ba? Ay, hindi. Okay. Core Akai tayo. And we have with the Natalia as the roamer. Or para magiging tank. O roamer nga, di ba? Opo. Sige po, sige po. We have with the Natalia guys and Akai tayo for the Knicks main. Sa kabila for the Nose and Aces, we have with the Diggy. By the way, this is the game number 1. Wait lang guys ha, wait lang guys. Ayan, sorry for that guys. Ito nga po for ating pong game number 1. We have Knicks main. We have Super Banders for the Dyrot. We have Medivh for the Savior. Toshinori para sa ating pong Beatrix. We have Sticks para sa ating pong Natalia. And we have Maki for the Akai Core. And for the other side naman, or sa kabila po, is Noses Aces. We have Rival for the ating pong Esmeralda. We have Christine Cutie for the Ling. We have Pooch para sa ating pong Claude. We have Zyso Fine for the Kagura. And Ranso Fine naman po tayo for the Diggy dito guys ng ating pong oops, wait lang. Ayan, bagay natin POV guys para
Ayan. Palike ng video natin, guys. And don't forget to subscribe to our channel. Let's go daw po sa ating sticks ng Nyx. Ayan. Let's go daw po kay Natalia. Sa ating pong roamer ng ating pong mga Nyx main. And that's gonna be the first blood. Ayan nga. Speaking of sticks main, tsaka ang ma-first blood dito ni Kagura. Nagamit yung execute dito. And right now, Mac is starting here. He wants to invade the purple buff. Pero di na makukuha dito ang purple buff. So, masisecure pa rin dito ng ating Ling. Yung nga lang, walang panghabol si Ling. Wala siya nga yung Tempest of Blades, no? Huwag nyo kalimutan mag-like and follow, guys, no? Like and subscribe pala, sorry. Hindi pala Facebook to. Like and subscribe to our channel. Thank you so much. And pinag-guest lang ating pong membership rewards. Madami tayong benefits, mga lords, no? 400 gold dito tayo, no? At ito nga po, Ling natin. Tingnan natin kung saan po pwesto yung Ling natin, guys. Preparing and nag-ready ata for the ating pong turtle objective. At ito, nakita niya dito si Lodi Dairot. Ito nga. Tamang chill. Wala pa yung kanilang digi sa bottom lane, no? So, medyo alanganin sila. Ito nga po ating pong Nyx main. Starting here, the turtle objective. Let's see if ever makukuha dito yung Kisting. Meron niyang ano, ah. Hurricane Dance ni Idol Akai, and Akai will get this turtle objective. Sinabihan ng Hurricane Dance, sinabihan lang din ng ating pong Tempest of Blades, pero after maglanding ay merong stun from the saver and ultimate pop out, and here you go, the Ling is down. Ngayon ang ating pong Nyx main is talagang naubos ang gold plate sa ating pong top lane. Oo, binabantayan rin ni Natalia. Mahirapan yung Claude dito if ever na nangaharas yung Natalia, kasi pwede mag-inot-inot yung Natalia, guys, para ma-pressure na ma-pressure yung Claude. And gagawin dito ni Ransofa is babantayin naman dito, guys, yung ating pong Claude. Kaso nga alam, mukhang mamamatay na siya dito. We have the flicker in for Tenshinori, pero pinabalik sa nakaraan at hindi inabutan dito ni Idol Beatrix, no? Sayang yung kill. Sa itong lalo na, we have the ultimate for the savior, and here you go, Dairot will be going in to get the kill for the Esmeralda. Yun naman ang talagang mahirapan dun, no? Pag Dairot versus Esmeralda, talaga lamang talaga si Esmeralda, no? We have the Hurricane Dance. Napasprit na tayo for savior. Eto nga po si Claude, ay bantay sarado ang Claude. Eto nyo, ah, in, tapos pwede mag-out agad, o, diba? Kaso nga, pinabalik sa nakaraan, meron tayong pang dodge. Well played for ating po Natalia. May pang ano siya, may pang pamiss. Kapag sitinamahan yun, yung kanyang ano, yung kanyang parang smoke. Ayun, parang Ricky Maro. Kung kilala nyo si Ricky Maro, no? Meron siyang smoke, guys. Tapos magmi-miss dito yung ating pong tower. Even the tower talaga magmi-miss. That's why, ayun, kita nyo naman, di siya nabawasan sa hit nung ating pong tower. Ito nga po, we have the Hurricane Dance. Yakap dito. Talagang inikutan. Binayblade. Hindi pinagalaw si Ardela Ling. Ako, nung bata, hindi ako napaglaro ng trumpo, no? Binabola kasi ako ng mama ko kasi nga baka masugat. Kasi, actually, talaga, nakasugat naman talaga yung trumpo. Kaya, di na ako lumaking trumpo, no? Lumaki akong pogs, ano yun, pogs, saka text, yan. Pero trumpo, hindi ko naranasan nung bata. Kahit isang spin na ganun, hindi ko pa na-try. Ito na po ating pong Nyx main starting here, the turtle objective. Esmeralda bumubuelo. Akai will get here the turtle objective. At yung nga lang, matatanggal po yung kanilang Beatrix. Makuha po natin Kagura with the Hurricane Dust. Pero sinabayan ng ultimate natin. Digi ultimate for the saber. And here you go. Kagura is down. Pulado ating mga nonsense aces. Maki, pwede bang kunin Digi? Kaya niya ata, pero he won't be going for the kill for the Digi. Gusto niya ng ating pong orange buff dito ni Ling. Right now, nahirapan si Ling dito, no? 1-2 siya dito, and gap na gap siya, mga lords, compared to our Akai. Level 8 already for the Nyx main, si Elodie Akai. Christine QT, level 6 pa rin. Kasi kita nyo naman, all buffs, sinisecure, turtles, kinukuha na ating po Nyx main. Kaya ang hirap din talaga ng buhay dito ni Christine QT, mga lords, no? OP talaga na, OP na rin talaga ng Akai core, no? Setter na ano. Tsaka yan yung laging pinipick ni ano, no? Ni Wise sa Philippines versus Singapore for 2 games ata na Akai core. If di ako nagkakamali, no? Kasi di ko masyado napapanood, dumadaan na lang sa news feed ng aking TikTok, no? Which is di ko rin tinatambay ako saglit, pero saglit lang, tas gagawa na ako, no? Yun, laging Akai core ang pinipick nila. Oo.
Tapos yung trabaho nun, syempre, is, ano, mag-setup. Syempre, di naman pwedeng suntukan masyado yung akay, no? 60 tayo, we have the tricky goal in favor of the Knicks. May 30 seconds tayo for ating pong turtle objective. Ayan, Sharkies, ah. Abangin na mapag-giveaway natin. Mag-announce na lang po kami sa aming pong GC. Plus dito sa ating pong live. Kung sasapo mo si Sticks, invisible pa din. Ito nga po, that's gonna be a kill for Sticks. Ilan score ni Sticks dito? 3-0 na puta. Ay, 3-1 pala, sorry. 3-1, pero mukhang mamamatay. So, 3-2. Pero okay lang yon, roamer naman siya dito. And importante dito is na pupugo niya yung Claude, which is 0-3 na po right now. At ito na po ang ating pong mga Knicks main starting here. The turtle objective. Kayang-kaya dito kunin ng ating pong Knicks main. Hindi niya makapwesto, guys, kasi ano magagawa ni Link if ever papalag siya? He can do retry, pero mahirapan siya, mga lods. Tingnan nyo naman yung gap. Level 10 already for the Akai. And we have the retry again for Maki, stealing another purple buff. And ngayon, walang kabuff-buff talaga kay Pooch. Nagamit kasi yung kanyang buff sa red buff kanina on the top lane. Hindi na sila nakapag-turtle, hindi pa nakapag-blue buff yung ating pong ding. And we have here the Blazing Duet. Sprint tayo for the saver, pero mamamatay. And ayun nga, makakaisa dito, no? Which is the saver, mapapatay. At ito nga po ang ating pong Kagura is down. Ling dying already, patay. Bagsak, meron tayong execute from the Natalia. Yun yung kalakanwari kasi niya, no? Napabayaan din kasi si Natalia dito, guys. Kaya, ayun, kayang-kaya pumitas even the Ling. Saka wala ng tempe sa Blitz, eh. As long as na walang tempe sa Blitz si Ling, kaya niyang ipunish, guys, eh. Siyempre, walang panakas, no? Plus, ayun nga, wala siyang purple buff, mga lods. Wala siyang purple buff. That's why hindi siya makasayo ng solid. Siyempre, purple buff dependent ni si Ling, guys. Super importante rin sa kanya ng purple buff. And yun nga, dahil walang ganun is nag-e-energy gap siya. Nag-e-energy gap siya, guys. Hindi siya makasayaw ng solid, mga lodi, no? At ito nga po ang ating pong Knicks main. Tingnan natin ang gagawin ng ating pong mga Knicks main. Ayun nga po tumalon. Biggie here, dying already. And here you go, another kill for Sticks. Nice assist for Saver, no? He burst out the ultimate para mapulado si Diggy, para short kill, para wala nang katakbo si Idol Diggy. And right now, ating pong Knicks main. Starting here, the purple buff. They wanna do invade na naman. Kasi cute, tingnan din kung makakuha ng ating pong purple buff right now. We have the blazing duet tayo for the Claude. Pero Claude here, wala nakuhang kill. Wala rin nakuha dito ng ating pong Knicks main. But Lord, objective is up. And sa lamang dito ng ating pong Knicks main, they can go for the Lord objective. 6k gold din tayo, no? Natalia will provide the vision for sure. Lilibot to, mga lods, no? Sticks MVP ng forever. Grabe naman yan, lods Angel. Grabe naman yan. Oshi. Stay strong sa inyo, idols, no? $11,500 po ating stand. That is 5k gold in favor of the Knicks main. Ayan. Shara po sa ating pong mga viewers. Siski na kalamangan nila, no? Tingnan natin kung mamaximize kaya. And eto nga po, Kagura is down. Kaya atang i-maximize yung ating pong Lord objective since wala po yung kanyang Kagura. Pero 20 seconds lang din. Aabot naman ata sa ating pong Lord. At eto nga po, binabasag na po yung mga outer turrets ng ating pong, ating pong Nosense Aces. And Diggy here na pop-ultimate na dito, guys. And here you go, Esmeralda is down. Nangangalambot ating mga members na ating Nosense Aces. And right now, si Push ay inaangat na lang Beatrix. Habulin dito si Claude. Push, walang kawala to for sure. Here comes the Natalia. At eto nga yung kill for the Natalia. 2-4-0 trade, may Lord objective. Kailangan nila mag-defend dito, Nosense Aces, mga lods. 14-5 at meron sila yung 8k. Laki ng 8k, mga lods, no? Item check tayo for the 10-minute mark. For ating pong Akai, we have the Curse Helmet, Antikiras, Radiant Armor. Sa Ling naman, guys, we have the Wind Talker and the Demon Hunter Sword. Yan naman yung kanyang item dito, no? Tamang
Def deploy. Level 1 naman yung Lord eh. So, kaya naman i-defend. Yun lang. Ay, huwag kayong papitas lalo na yung Ling. O, dahil already po yung Ling natin. Isang ultimate na savior. Bulagta ka dyan, tropa. Di ba? Isang ultimate lang yun. Pwedeng mapatay ni Idol Savior yun, no? Tamang sniper. Ake natin looking for a pick-off. Wala. Wala tayong mapipick-off muna for the Akai. 14-5 at yun nga, mga quarantine mode dito ngayon ang ating pong Nosens Aces. They will freeze the lane. Nyx will freeze the lane and then uubusin yung mga resources dito para hindi makapag-farm. Especially Claude, kasi Claude pwede mag-provide ng malaking damage output mamayang late game. Guys, basta makuha niyo yung item na gusto niya, no? Demanda Sword, Golden Staff, tapos pwede sigurong Wind of Nature or Athena Shield to counter the Savior. Pwede siya mag-defensive mode dyan. Kailangan niya mag-defense kasi lambot din niya. Kailangan niya tumagal sa ating pong teamfight para mas may putok yung kanyang Blazing Duet, mga Lodi, no? Mm-mm. 14-5 tayo, 7k and 10 seconds for the Lord objective. Ayan nga, sabi sa inyo, they are just waiting for the Lord objective para mabuhay. Okay? Tamang antay na Lord. And then, they will try again to maximize this Lord objective, no? Nagalaman niya mga auto third set, mga third towers na lang magiging sagabal sa kanila. Itong ultimate tayo for the saver. At ito nga po, digging natin, we have the ultimate for the Diggy, pero si Natali sa bottom lane naman, off-cam kill, he got here the Ling, mga Lodi. Nakuha niya yung ating pong, andito, yung ating pong Ling on the bottom lane. Hindi ko napansin yun na, off-cam kill yun, medyo focus tayo sa nangyayari sa ating pong top lane. The moment na dying na yung Diggy, biglang bumulag tayo yung Ling natin. So may segue siya, and Natalia gets the kill. Mukhang mababanto mamaya. And ito nga po, punit kaluluwa si Sili Pasana. Ultimate for the Savior plus, ayun nga po, yung sniper dito ni Toshinori. And Dig is down. Aabot naman ata sa ating pong Lord objective, ang ating pong Diggy. Pero tingnan natin kung mamamaximize nila yung ating pong Lord objective, no? At ito, dying already po yung Ling, nangangalambot. Next main, tingnan natin kung manalo na sila dito for this game number 1. Ito nga po, nabind po yung ating pong Kagura. Here comes the Akai Hurricane. Tapos di ba pagalawin po si Kagura. Kagura is down. Minus 1 sila ngayon. At ito nga po, Nixme, wala na usap-usap. Nirerekta na po ang ating base. And this is the game number 1 for the Nixme. Well played. Ayan. So, isa pang game tayo para mag-advance sila sa ating pong next round. One win pa. Nahirapan sila Natalia. Kita nyo may Natalia natin. Sobrang well-fed din. Malefic or Hepta. Tapos idagdag mo pa yung kanyang Hunter Strike. So, mataba rin talaga si Tropa. And yung mga pick-off sa kanya, sagditan, guys. No? Ayan, offlane ata si Idol, yung ating pong Nosens Aces. Wait lang ha, offlane natin Nosens Aces, palagi nilang natin guys, no? Recon Arsica. Arsica, Lods, Nosens, Aces. Ito na pala guys, no? So, first game tayo for the Knicks main. Wait lang, tayo lahat sila makumpleto sa lobby.
Ayan, kompleto na, kompleto na. Ready na, ready na ba? Hindi pa, hindi pa. Ready na tayo, guys, para mapag-start na tayo ng ating pong game number 2. So, game number 1 for the next main. Ayan, 1 win to go para mag-advance to the next round. Bawi tayo, no sense aces, mga lords. Nahirapan sila. At saka yung Ling, no, grabe yung pinuput up nilang pressure dito against the Ling. Ini-invade yung purple buff, ini-invade yung orange buff. Hindi binibigyan ng buffs for the Ling. Kaya, ayun, early pa lang, talagang naghihinga luna eh, no? Naghihinga luna, guys, yung ating pong Ling. Kumbaga, gipit na gipit eh, no? Grabe kasi yung pressure coming from the Nyx main. Oo. Talagang invade. Saka, may kita mo sa mapa, they're teaming up talaga eh. Tatlo nag-invade sa ganito. Minsan, apat. Turtles as well, yung mga objectives niya ay pasok for the next main. Ayan, they will ban here the Valentina. Sa ating No Sense Aces naman po, is Saber naman po ang kanilang ibaban. Ayan, shout out po sa ating pong mga viewers. May raffle ba tayo ng ano? May raffle ba tayo ng ano? Tanong natin kay Sir PTV. Wala ata eh, wala tayong raffle. We have here, for the No Sense Aces, we have the 1-1. For the next main naman po is the ating pong Grack. And for the No Sense Aces naman po, they will get here the Franco for the No Sense Aces. For the next main, ano lang magiging first two picks? First two picks nila, Beatrix and... Ano ba? Ano kaya maganda dyan? Beatrix and Karina, siguro. O kaya Beatrix Ling. Pwede naman, no? Beatrix Ling tayo, guys, for the next main. Ayan. For the ating pong No Sense Aces naman, guys. For the Noses Aces, we have here another try ng kanyang Claude. Yup, we have the Claude po and the Selena. Sa kabila naman, for ating pong Noses Aces, guys. For the Noses Aces, we have the Dyrot again for the next main. Ayan. So, again, ibaban nila yung Karina kasi di naman pinick na ating No Sense Aces. So, they will ban here the Karina. Ano ba bang open na core? Core wala pa dito for the No Sense Aces. Core and XP pa ang wala sa kanila, mga lods, no? Mm-hmm. Pero ang hulo muna ibaban, tank support naman ang wala for the Knicks. So, pwedeng Eve, Cecilion. Yup, ayan nga po. We have the Eve for the ban po ng ating pong No Sense Aces. Ayan, for ating pong ano, for ating pong next main, Kagura ba ulit ang kanilang kukunin? Kagura and Natalia ba again for the second, for the round 2? Tingnan natin ha. By the way, avail lang yung supporter, membership guys. And for ating pong No Sense Aces, we have the ating pong Paquito. And then Balmond, mga lods, no. And for the last pick naman ating pong next main, pwede ba magana diyan another Natalia or much better siguro if ever Kufra na. Kufra na siguro for the next main para pang setup, para mas maganda, no? Lalo na pang huli sa Claude, no? Tsaka may hirap ata dyan, Natalia dito. Unless dito sa ating pong Claude, no? Kasi they have with the Franco, ang kunat, Balmod, ang kunat,
And then as well as the pakitong kunat din mga lods, no? Yung pwede lang kunin dyan is the clod. But guys, they have the Selena. So, pwede na magtanim sa bush, lalo Metropolitan, number 21 Selena, guys. So, ay, number 27 pala. Number 13 naman si Idol Benguet. Si Idol Ling. May Selena sila dito. So, pwede kasi magtanim ng bush ng abyssal trap. And then, mahuhuli agad po yung ating pong Natalia. So, matcheck siya agad mga Lodi, no? So, ayun, delikado lang din mga Lods, no? Ayan, for the game number 2, guys, for the No Sense Aces, we have Ran So Fine for the Franco, Pooch tayo for ating pong Claude, Zai So Fine for the Selena, we have Rival, tama ba, for ating pong Pakito, and Kristen Cutie for the Balmond. Sa kabila naman, guys, for ating pong Nyx Main, we have the Ling at right now. Ito nga po, binabakura agad ni Ran So Fine. Gusto atang i-reset yung ating pong purple ba, pero hindi nyo nakuha yan. Pero naparetid niya ngayon si Adeline. So, pwedeng-pwede for the Balmond na kumuha ng ating pong first Little Wonder. And sa kabila, we have Toshinori for the Beatrix, Super Banders para sa ating pong Dairot, we have Mediv para sa ating pong Kagura, and Sticks para sa ating pong Kufra. So, yun, no? Dairot, pwede siyang ulit lumamang dito against the Pakito. Pero may threat kasi dito, guys, yung ating pong Franco. Katulad niya, no? Ayun nga po, we have a Hawk, pero pinredict rin ni Idol Zai, so fine na mahuhila nga dito ni Franco. But, may second skill tayo for the Kagura. Mala-purify yun mga Lods eh. Panalo si Dairot sa XP lane. Beatrix as well sa laning ha. 1v1 to guys ha. Pero tingnan natin na kasi pwedeng may trade dito sa lane na pwedeng mag-pick off itong mga to. Also for ating pong Franco. Yun nga lang, meron tayong retribution and secured po dito ni Idol Ling yung orange buff. So, hindi pa nakapag-level up si Balmond right now kasi nadali siya dito ng retry, guys. Oo. Nakuha dito ni Idol Ling yung kanyang orange buff. Yun lang, mga Lods, no? Pero dahil nga nag-retry si Ling, wala siyang retry right now as of now, no? Pero pwede naman mag-antay ng oras. Ayan, on the way na rin, mga Lods. At ito nga po, ultimate time for the Dairot. He will burst out more damage for the Pakito. That's why mapapaflicker po dito si Idol Pakito. At ngayon, meron tayong turtle objective. Nakapuwes dito sa bush agad si Selena. Trying to get here the Dairot. Pero itong Kufra natin with the setup bouncing ball tayo. Pero makakapag-regen ng buhay si Idol Pakito. And that's the turtle objective. Balmond will get this turtle objective. Disengage muna tayo for the next main. Okay lang, chill-chill lang muna. Wala na rin kasing pwede nga bowling dito, guys, no? Parang wala na ni sense kasi they have already the tipong turtle objective. At ito nga po, Franco, muntik na dito yung Claude mapatay. Ayan, tamang farm muna magkabilang teams natin na dali ng retria ni tropa, no? At ito nga po, Little Wonder sabay ultimate. Amin na retri sabay ultimate dito yung kissing cute, and another secure ng tipong Little Wonder. Na-secure na naman. The best baby ko dyan, Kufra. OMG. Shout out kay Ate Inge. Shout out po sa ating 6 viewers. Good evening, guys. Kaya konti viewers natin kasi sakto saan to eh. Sa laban, no? Na kanina. Hindi ko alam kung ongoing pa yung Philippines-Singapore. Ang mga sila BOI. So, lumaban sila. Ito nga po si Idol Ling. We have the Tempest of Blades. Another secure ng orange buff. Pero mukhang madadali ka dyan. That's gonna be the first blood for the Claude. And di man tumama dito yung ating pong Franco, but the Abyssal Arrow will hit the Ling, guys, on the spot. Bullseye na bullseye. Patay po dito yung ating pong Ling. Yun lang nga. At nga po, umagat po dito ating pong Franco. Beatrix, patay na naman. I mean, makapatay na naman dito, guys, ang ating pong mga No Sense Aces. Bumabawi sila for the game number 2. At nga po, Kufra bumubelo. Bibigay ba stretching dito? Hindi niya bibigay yung kanyang yakap. Ito nga po, we have the Bling do type for the Claude. Sabay flicker in. Pwede pang second skill palabas. At easy peasy. 3-0 na po dito in this game po si Claude. Ayan nga, no? Flicker, no? Second skill, ilalayo niya. Tapos flicker pang inya. Blazing duet. Tapos si Feberman papatayin siya.
or delikado, pwede siya mag second skill lang agad-agad. Sobrang layo ng ano, distansya nun. No? At yung mga Abisa Laro, sabi ko sa inyo, yan ang malaking threat is Franco and then Selena, guys. And Retri, nahuli si Ling. Okay, bigay na naman po ang ating pong turtle objective. Tapos si Dairat, hindi nag-clear out ng minion wave sa ating pong top lane. Ako po, ubos ang gold plates mo sa ating pong top lane. We have the tricky gold hit already for the Gnosis Aces. Ang mukhang game 3 so waving dito sa pair na to. Oo nga, mukhang delikado kalagayan ng ating pong mga Nyx main. But let's see if ever makabawi sila nyo. Ayan, 4-1 po tayo. Ay nakapatay pala sila dito. Nakuha yung Franco natin na bottom lane. At ito nga po, Dicofra here. Nakapulot ng Abyssal Arrow. Ng trap pala, sorry. Abyssal Trap. Kaya ito yung mangyayari for this game, number 2. Parang feeling ko nga, game number 3 pa talaga tayo. Ito nga po si Kufra, bouncing ball. We have the flicker in. Sabi kagat po na ating pong Franco. Pero nice play for the Kufra. Saving here, the Beatrix. Sabay flicker out silang dalawa. Nice save for the Kufra. Pero Kufra hindi tatamaan ng kanyang Abyssal Arrow. Sabi hook po ni Selena. Blazing duel, pop out. Kufra here stopping the Claude. And Claude is still alive nga. Makakapag-out pa yung Claude, guys. Yun lang. Ang ganda naman ginawa ni Kufra dun, no? Gamit na gamit yung kanyang mga skills. But guys, ang dami na kasing nasa baba, nasa front, ay nasa bottom lane ay apat na members ng ating pong mga Gnosis Aces. Kaya medyo talo rin sila in terms of the numbers, no? Ayan, ito nga po, Dairat here will have the ultimate. Pero si Franco, di ba nilakita dito ni Dairat, andito na buong barangay Tibay. At ito, Dairat natin kinagat. Patay po dito, sama-sama malala, tipong mga Gnosis Aces, tinatalo kayo sa dami nila eh. Oo, nilalanggam kayo sa kanila. Ito nga po si Idol Frank, we have the Blazing Duel tayo for the Claude. Ito nga po, Tempest of Blaze, hindi na po makukuha ni Ling yung ating pong turtle. Nakuha na, plus mga dalawang kill pa ngayon, Kufra and the Beatrix na maging cash out side po ng ating pong mga Nyx main. Aba mo, ang game 3 nga is waving. Kung kanina, binugbog na ating pong Nyx main, ating pong Gnosis Aces. Ngayon naman, Gnosis Aces naman ang babawi against the Nyx main natin. Pero pwede pa pa, sa late game kasi, si Claude kasi, masakit si Claude eh. Tapos 4-0 pa, no? 4-0 si Claude. For sure, nakaano yan, golden stop din mo nato, sword na as of now. For sure, guys. Item check tayo muna. Ayan, golden stop and di mo nato, sword tayo for the Claude. Sa kabila naman, for ating pong Balmod, no? For Balmod pala, sorry. For the Balmod, Curse Helmet, Guardian Helmet going for the Dominance. And then, the Link here, Berserk, Windtalker pa lang kanyang item dito. Tapos patay pa dito, again, yung ating pong Link. Kung sino talagang pumipick ng Link, eh, natatalo, no? May sumpa. Sinumpaan yung Link, eh. Laging patay. Oo nga. Kung sino yung team yung kukuha ng Link, yun natatalo, eh, no? Ito nga po, Dairot. Kuha muna na ating pong first tower in the top lane at mukhang sasabay against the Pakito. Kaya niya, kaso nga na pag na-response si Pakito, wala. And we have the ulti for the Dairot. Here you go! Makakakuha ng kill po yung ating pong Dairot against the Pakito. Pero kanina pa siya nire-respond, that's why. Pero lamang siya actually sa lane, laning yung ating pong Dairot. Pero kasi yun nga, sabi ko sa inyo, nadadalawan nga si Idol Dairot. Ito pa si ating Gnosis Aces. We have the hook, sabay flicker, sabay kagat po ng Franco natin. And Diego mo ang mamamatay po ang ating pong Dairot. We have the blink to be tayo already for the ating pong Claude. And ito nga po, nice play for the Kufra. Ang ganda ng talon. Claude is the pagkakataon for the Nyx main para mag-go for the Lord objective if they wanna go for the Lord objective. Ang ganda ng huli ni Lodi Sticks main. Nice jump for the Kufra dito. They aren't going pa din. Kasi yung Link natin, nakikita nyo, nagpo-push pa rin on the bottom lane. Mukhang i-delay niya, ipipresyo mo ni Maki while ang ating pong mga members. Kaso nga lang, tanggal dito, Link natin. Flicker in, sabay gulat na gulat. Walang galawan tayo for the Link. We have the Abyssal Arrow. Dumama for the Kufra. Kufra still alive.
Tamang out muna siguro, hindi nila kaya secure yung Lord, men. Tanggal pa yung kanila link. Dapat ginawa ng link natin doon, sumama na lang siya sa ating pong Lord objective kasi already 5v4, tanggal po dito yung cloud. Eh, yung cloud natin sobrang last po rin ng damage, especially pag may team fight, no? And dahil nga doon, nawalan sila ng ano, nawalan sila ng isa, guys, no? Sayang, sayang, guys. At eto na, No Sense Ace starting here the Lord objective. At eto, Mixming, gusto ata nila mag-contest for the Lord. Yep, they would wanna do contest the Lord objective. Pero ating pong, dahil binakura na agad, we have the bite pa na ating pong Franco dito. Patay na, guys. And eto nga po, Claude, dying already. Yung Balmod nila walang magagawa. Balmod versus Dire na naging palitan na to. Abis alaro, tumama. Ling going in. Tamang chill muna dahil pwede naman kayo mapatay dito natin pong pakita if ever mag-asim na naman kayo. And eto nga po, ating pong next main starting here, the Lord objective. Pakito, Selena and then Claude ang po ang boy dito, guys. At Pakito and Selena nag kahit pa paano, no, they want to contest, especially the Selena, no, pinupwestoan pa rin yung ati pong Lord objective. But next main will get this Lord objective. Pumasok kasi Balmond kanina and sobrang crowd control for the next main. Actually nag-start ng clash talaga is yung kagat po ng Franco, but hindi nila kinaya na buhay yung Beatrix and nakapag-free hit pa. So, 2 versus 0 trade plus nakapag-lord pa dito ang ating pong mga next main. Nakakabawi, hinga lang, no? 2K goal dito in favor of the ating pong No Sense Aces. And yun nga, hinga lang talaga. Nakabawi naman, lalo na they have with the Lord objective. So, kahit pa paano, makapag-buy time yun para makapag-farm silang lahat ang ating pong next main, no? Doble ingat lang sa mga pana at saka sa hook po ng Franco natin kasi yun yung nagpapalaan, yun ang umaambag eh, yung ating pong mga noses aces, yung mga pick-off na gano'n, no? Yun ang mahirap, no? At ito nga po, mag-invade ban ng ating pong orange buff. Kailangan dito makakuha yung Claude, guys. Pinaka-important dito is the Claude, mga Lods. Ito nga po ito, mga may abisa laro, Dairot, medyo maasim dito. Kagray with the combo, and Claude is down! Nakuha po natin Dairot yung kill, and Dairot still alive, going for the push. Second tower down ng gustong tanggalin Balmond here. Nasa top lane pa. Tamang segue si tropang Balmond. At ayun, ang gaganda ng pick-off na ating next main. At kahit pa paano, dahil nga sa kanila man nangyaring pick-off, guys, hindi tuloy nagagawa ng mga No Sense Aces na umangat. Kasi nga, talo sila eh. Natanggalan sila agad ng isang member or isang player natin. 36k na parehas ang ating pong farm. Bawing-bawi ang ating pong next main. Kanina pa, hindi nila kaya sabayan, hindi nila wawipot, but there's a but, mga Lodi, but guys, nakakapitas ang ating pong next main, plus, hindi na makapitas yung ating pong Franco and Selena, guys. Which yung mahirap, yun pa naman ang kalakasan nila, makapitas tong dalawang to. Eto nga po, Kagura here, nice dodge, nahook pa rin po ating pong Kagura, pero magkakasabayan tayo, Tempest of Blades for the Ling, Franco is down, nag-casualty naman po dito is the Kagura. At ito nga po, 4 versus 4 ating laban. Dairot, patay naman po ating pong Claude. And Balmond nakapag-out sa ultimate po ng ating pong Kufra. Nice combo for the Pakito. Pero, mamamatay pa din. At mukhang pwedeng i-trade dito. Sayang, na-dodge dito ni Balmond. So, 2-4-2 trade. And then, casualty po sa ating pong mga noses. Aces po is Franco and Claude. Sa kabila naman is Dairot and Kagura sa side po ng ating pong mga next main. Laki na ng kalamangan kanina, no, ng ating No Sense Aces. But, never say die. Sabi nga nila, next main, unti-unti eh. Little by little, ayun nga, nakakabawi, nakakabawi. Ganda sana ang dash dito. Eh, ultimate tayo for the Cooper, pero nag-miss. Flicker out tayo from the Franco. Ayun nga, sayang ultimate ni Idol Kufra. Pero for sure, mag-aan tayo ng mga yan, no. Kailangan tanggalin dyan is Claude talaga, mga Lods. Kailangan tanggalin, mga Lods. Claude o kaya naman sa siguro Balmond. Pero mas maganda Claude yung mga pitas nila. Ito nga po, starting na po the Lord. Ati pong mga next main. Ako pray bumuelo. Nakita si Pakito dito. They secure here the Lord objective. And Franco is down. And Claude umin dito. Kailangan nila patayin dito si Claude. Claude mamamatay pero one hit na lang. Nakapag-out pa ang ating pong Claude dito. 1-for-1 rin Kagur again. And Franco nangyaring palitan. Sayang yung Claude. Ang lupet ng Claude natin doon, mga Lods. Flicker sabay second skill and still alive pa rin po dito si Pochi. Item check tayo, guys.
For ating pong Balmod, Antikiras, Guardian Helmet, Blade Armor, at Tina Shield. Sa kabila naman po ang ating pong si Lods Maki, kahit na 0-3 nakapag-farm naman na, Windtalker, Berserker's Fury, Endless Battle, and Demon Hunter Sword. Kahit pa paano nakabawi naman kahit 0-3 ngayon na standing, no? Nakabawi naman siya sa mga team fights na binibitawan nila. Pero doble, pansin niyo din dito yung Claude, mag-Wind of Nature na po si Claude, no? So, di na rin ganun kadaling mamaya ang pick of in yan. Siyempre, Bleeding Duet plus Wind of Nature yan sa face. At ito nga po, umagat po, hook lang, di kinagat. Sayang. We have the hook for the Franco. Walang threat eh, hindi ginow ni Lodi Franco. Pero sayang yun, no? At ito nga po, ang ating pong Kagura, tamang poke lang. Naka-quarantine na dito, ang ating pong mga nonsense aces, no? Nix panalo lagi daw. And the best baby ko dyan, sabi ni ano, ni Lods Angel. At nga po, Dairo dying already. We have the, Balmod pala, sorry. Balmod dying already. Pero mayroon tayong hook from Di Franco. Sabay set up po ng ating pong Kufra. Pero hindi niya nagawang iligtas si Idling. Sayang naman. Core versus core ang naging aripalitan. We have the hook for Di Franco. Again, sunod-sunod na hook tayo from Di Franco. Doble ingat tayo, Nix main, dahil ng bibing wet dito. And we have the blazing duet pop out. Nikam sa Dire, didikitan po si Claude. Ayan nga, eto nga po, the Claude is down. Meron pang immortality for ating pong pakito. And pakito here, mamamatay pa rin ba? Hindi, makaka-wake ang ating pong pakito. At Dire at mukhang mawawalan immortality. Tamang disengage. Dahing tatlong members na ating pong mga Nix main. Siya po ay Ben Cutie Gaming. Ayan, shoutout sa'yo, idols. 40 seconds tayo for ating pong Lord Objective. And ito nga po, nakuha po nila dito is the Direct. Aabot naman nata sa Lord Objective to, guys. Aabot naman sa Lord Objective, mga Lods. Wait lang, confirm natin sa ano, sa admins, if ever. Ayan, 15 seconds tayo for ating pong Lord Objective. Kaya natin ha, 16-12, 50k. Lamang pa nga ang ating pong Nix main ng 1k eh, pero konti lang yan. At ito nga pong ating pong Kufra, tamang ano lang, tamang poke lang, pakiramdam, may hinahanap lang ang pwesto. Sticks providing here the vision. Pero sino ang unang pwedeng tanggalin? We have the conceal. They wanna go for the pakito ata, pero may abyssal arrow. Aawatin ang plano ng ating pong Selena, so hindi matutuloy ang iyong setup, yung binabalak na masama dito ng ating pong Kufra. Ay nga, chill muna. Here comes the Dairot. Tamang po, hindi siya pwedeng basta-basta maging dito dahil makaba siya mga pitas dito, no? At ang ating Kufra, pwedeng bumayo sa ano? Sa bush, guys. Pero kailangan niya talagang kunin dyan is the Claude, yung pinaka-importante. Kailangan niya hanapin dito yung Claude. And wag siya mag-miss. Sobrang crucial na call to, guys, for the Franco. Franco naman, syempre kailangan niya BTX kagad eh. No? Kaya naman Link, saglit na may Link eh. At ito nga po, Franco gustong tanggalin. We have the Abyssal Arrow, tumama po sa ating Dire. Pero meron tayong save by the bell. Save by the Kufra. Meron tayong bouncing ball. At hindi pa rin dito nagkakataon. We have the ultimate. Ito nga po, Balmod and Franco dito ang nakuha. Franco is down. We have the Blazing Duet tayo for Claude. And Kagura here, sinusunda pero in-out, pero patay pa din po ang ating pong Kagura. That's gonna be a double kill for ating pong Claude. May kita triple kill pa nga for Claude, guys. Pero matatanggal si Lena dito, 3 versus 2 tayo, men. Naku, late kasi si Ling, guys, eh. Yun, doon sila natalo, late yung pasok ng Ling natin. Pero kung maagaga sana, okay lang din naman sana, no? Ang ganda ng ginagawa ng Claude natin, he is aiming for the ating pong mga backlines dito ng ating pong Nix main. Ang unang kinukuha dito, Kagura and the Beatrix, yung mga damage dealers nila. At ito nga po, tingin natin kung Ling ay makakaabot ba para sa ating pong Lord Objective. Meron pa ba yung 10 peso blades? At ito nga, Balmod will secure this Lord Objective. Nix main is shaking. Game number 3 is waving. Nix main dito, Sticks is down. Wala na magagawa yan, he wants to take down pa di Claude, pero hindi niya po makukuha dito ang ating pong Claude. Kailan po semis, Lods? Top ano pa lang yung top 5 pa lang, Lodi, eh. After ng round, the next. Diba, ano yan? Top 20, top 10, top 5, tapos around top 3. Yun na yung semis natin, tapos yung pinakamananalo dun is, syempre, yun yung finals, guys.
2015, 2K Gold tie in favor of the No Sense Aces. Hirap nung ano, no? Hirap nung ating buhay for the Knicks. Saka doble ingat dapat, lalo na katulad niyan. Ayan nga, kaso wala agad from the Franco. Pero kung may kagat yung patay ka sana doon, Ling. Eto nga po, Ling. May immortality pa yan. Muntik ka na doon, tropa pips. Aba na lang po yung announcement idol. Ben Cutie Gaming will be posting sa GC, guys. No? At nga po, babangga po yung ating pong Lord Objective, Kufra. Tamang chill lang din muna. Holatin muna, tapos palisin yung pressure, no? Oo, parang di kayo malugi dyan. Huwag kayo magpadala sa pressure dito, mga lods, no? 2015, we have the 2K goal in favor of the ating pong No Sense Aces. Doble ingat sa hook. Oo. Kasi pag na-hook, GG talaga, eh, no? Siguro, kailan ba kayo? Wala pa sa akin yung list idol, eh. Manghingi ako mamayang gabi ng, ano, mga match-ups, guys. Wala pa akong list nila, eh. 2015, we have the 2K goal in favor of the ating pong, No Sense Aces. Ayan, item check muna tayo, guys. Eh, hirap nung Claude, maano, at Ina, tsaka Wind of Nature. So, ang kunat niya against Kagura, ang kunat rin niya against the Beatrix and the Ling. Tapos, Blazing Duet sa mukha, no? Grabe rin yung pinuputap niyang damage. Lalo na doon sa Beatrix, sa Kagura, walang magawa, eh. Napapatakbo. Eto nga po ating pong mga Gnosis Aces, readying for the next purple buff. So, they can invade, and then, tiyan natin kung si Kufra dito, guys, no? Wala na kuha si Kufra dito, and we have the ultimate for the Balmond. Tinamaan na bisaro po si Beatrix, and Beatrix patay po dito. Sa pool Kufra, yung bida setup. Franco lang kanyang tinamaan dito, mga lods. Kailangan dito makuha is the Claude. Eto nga po, we have the hook for the Franco. Kufra dito, mamamatay ba? Kaya mo tumagal dito? I think kaya nang tumagal, kaso nga sa bottom lane tumama ng mga Bisal Arrow po. Tempest of Blades for the Ling. And Ling dito, Winter Truncheon, mamamatay pa rin Ling, guys. Walang kawala. And tumama na ng mga Bisal Arrow, guys. Sunod-sunod na Bisal Arrow made by the Selena. At ayun, nakakapitas tuloy ang ating pong mga No Sense Aces. Also for the Franco, guys, ang ganda nga nilang ginagawa, no? Yung mga pick-offs nila. Swak na swak. Kanina mid-game eh, wala talaga tumatama, pero dito sunod-sunod na hook. Ayan nga po, hook, pana, sunod-sunod, guys. And wala pong magawa dito ang ating pong mga Knicks main dahil kada mabubuhay sa kanila, kada magkaka-immortality, mabubuhay from the immortality, guys. Meron na namang susunod na tatama dito sa ating pong Knicks main. Wala na, nagkasunsun yung pick-off. Laging pitas, laging suki dito yung Beatrix natin. And the Ling as well, tumatama. Tumatama yung Abyssal Arrow and the Hook, guys. Nahirapan tuloy sila sa ating pong, dito sa ating pong, mga No Sense Aces. Ayan, tawag doon. Recon kayo, guys, kaya ito, ito na nating No Sense Aces. No? Ayan, ready lang tayo, no? Nakabawi pa ang ating mga No Sense Aces. Sunod-sunod actually ng mga, ano, no, mga game 3 sa ating pong mga rounds, mga lods, sa ating pong this round, mga lods. Tuloy-tuloy, no?
Ayan, game tag is first game tayo for the Knicks main game number 2 for the Noses Aces. Di ko ma-ready, guys. Hindi pa ba, ay, hindi pa naka-ready si Lord's Rival. Shout out sa ating 8 viewers. Follow niyo page natin, guys. Like and, ay, sorry. Like niyo ating pong video. And then, subscribe to our channel. First ban, Knicks main, natatanggalin na yung Selena. Ayaw makalaban, no? Hirap din kasi talaga, sabi ko nga sa inyo, yung maging, sa draft pa lang eh, kita ko na yung draft guys. Sa draft pa lang guys, parang expected ko na maging threat talaga yung Selena at saka Franco, mga lods, no? So yung hirap eh, hirap kalaban yun, no? Eto na nga po for the Noses Aces, they will ban here the Xavier naman and Valentina for the Knicks. May more earned supports ang kanila nagkatanggalan dito, no? For the Noses Aces, they will ban here the 1-1. So, first pick ngayon for the Knicks main, open na yung ating pong Cecilion, open din po yung Eve. If they wanna do priority kasi marami ng support. Ayan muna, for Logistics, siya lang kukuha dito ng ating pong Franco. And we have the Franco, pero for the Noses Aces, they got here the ating pong Beatrix, no? Beatrix and then, Dairot, no? Sabi lang naman for the Knicks guys, for the Knicks main, ang ating pong next 2 picks, no? For the Knicks main guys, we have the Phobius. Pero talo pa rin sa Dairot yun eh, no? And then sila naman ang kukuha ngayon, nagkapalitan na. Sila naman ang kukuha po ng ating pong Klod. Nga. And for the Noses Aces naman, we have with the Esmeralda. Ano pa bang wala dito, guys, no? Parehas pang walang core, magkabilang teams dito. Parehas pang walang core. And then, tank for the Noses Aces. Sabi la, for the Knicks naman is support. Support core, tank core naman for the Noses. So, pwede magkatanggalan ng core, pwede iban yung Karina o kaya Link. First pick naman yung Noses eh. Ayan, Akay muna tayo. Pwede rin lang, core din naman yan eh. So, akay tayo for ating pong Noses Aces. Sa kabila is Grak naman ang tatanggalin po ng ating pong Knicks. So, open Karina. Karina siguro the best. Pwede rin mag-link, another try ng link kasi di naging effective yung link picks natin. Game 1, game 2, laging pugo yung link, nahihirapan. Hindi nila kayang galawan yung link mga lads kasi grabe rin yung pressure na pinuputap nila. So, silion muna tayo for the Noses Aces. Ayan, for the Knicks main. Link ata, ayan, link ba ulit for the Knicks main? Ayan, kasi zero, nahirapan yung link natin kanina, no? Ayan nga po, we have your ating pong link and Cyclops. Ayan, link Cyclops po tayo, no? Ayan nga po tayo for the Atlas, Atlas tayo for the last pick po nating Noses Aces. And this is the game number 3. First game for the Knicks main. Second game for the Noses Aces. So, 1 minute to go sa ating magkabilang teams para mag-advance to the next round. Decider match to do or die. Ayan, number 13 link. Pero parang napaya yung link niya kanina. No? 0-3 ata. Number 57, Beatrix naman si Idol Pooch na Metropolitan. Mayroon din makapasok ng Metropolitan, no? Daming yun, daming malalakas din sa Metropolitan, eh, no? Shout out po sa ating pong mga viewers. And for ating pong game number 3, ayun yung Franco ni Sticks. Ito nga nagamit na, no? Si Lodi Sticks po ang ating pong Franco. Toshinori for the Claude. Super Banders for the Phobius. We have Mediv tayo para sa ating pong Cyclops. We have Maki for the Link. Sa kabila naman po, for ating pong Noses Aces, we have Rival for the Esmeralda. Na-counter niya is the ang kina-counter niya po is the Phobius, no? So, di niya pinapangat, pinapa-level up. And then, we have Pooch for the Beatrix.
Zai So Fine for the Sicilian, Kristen Cutie for the Dierot, and Ran So Fine para sa ating pong Atlas for this game number 3. Phobius Talos laning dito mati kasi Esmeralda ang katapan niya dito. Tapos Beatrix against Claude, ayan, or syempre early game for Pooch, late game for the Claude. Nakita niyo rin yan yung patunay na pumapalaga Claude sa ating pong game number 2 na talagang late game pumapalo yung Claude. Ito nga po, binaabang dito, we are with the stun, saktong-sakto, Zai So Fine bibigyan ng stun, and mukhang makakuha ng first blood dito, guys. And here you go, pero may hook tayo from the Franco, may sagot ang ating pong mga Nyxmin, hindi pa payag na makakuha ng first blood at di mamamatay. Oo, palitan lang sila dito, pero core, mina gold lane yung nakuha nila, which is the Claude, so maganda pa rin yun, kasi hindi nakapag, madedelay nila kahit papano yung farm po ng ating pong Claude dito. 20 seconds for the turtle objective. At ito nga po ating next main. Meron pa ba tayong Tempest of Blades? Yes, we have the Tempest of Blades, pero hindi pa rin nag-go yung ating limo. Dito niya ibibigay yung kanyang Tempest of Blades. We have the second skill for the Atlas. Nice save for the seal, you know. Tamang awat lang din. Mukhang aling natin kaya din nag-Tempest of Blades kasi he's preparing for the turtle objective, mga lods, no? Tamang pwesto muna tayo sa ating pong turtle objective. Ang tingnan natin ako nung mangyayari for this game. Ito nga po, Cecilion, tamang stun tayo. Ling, dying already. I mean, wala tong purple buff. Cecilion is down. Nasa front, Cecilion. We have the Tempest of Blades for the Ling. But Dierot will get still the ating pong turtle objective. And fatal Ling tayo for ating pong Atlas. Pero hindi yung sapat. Mamamatay yung kanilang Dierot. 2-4-2-3 tayo, no? Pero ang ating pong turtle ay mapupunta kay Lodi Dierot naman. Still, kahit na apat na yung katapat niya, apat na yung umarap sa kanya, still, kaya na gawin pa rin niya para to get here the ating pong turtle objective. Plus, Ling dito is down. Kaya pa umuwi ni Ling, dying na siya kanina eh. Hindi pa siya umuwi nung para mapag-regen, no? Pinil pa mag-purple buff. That's why nakita ni Atlas nandun eh. May flicker in time for the Atlas. That's why nakuha niya rin off guard yung Ling natin. Mukhang matatalo pa ating next main. Ha? Pinaisa lang ba nating Nose and Aces? Pero sila pa rin ang magwawagi. Kaso malulungan sila sa Angel. Si Idol Sticks hindi nanalo. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin ang mangyayari for this match-up. Mamaya tayo mag-item check, guys. Ha? One me tayo for ating pong turtle. Marami pa pwede mangyayari din. Lalo na sa ating bottom lane is Sticks dito. Is nakapuwesto. While Pooch here and the Atlas ay naghahantay din ng opportunity para magbigay ng Fatal Link. And here comes the Dierot. Fatal Link na agad-agad, pero nagbiso ang Fatal Link sabay ultimate for the Dierot, pero nagmiss din. We have the Blazing Duet. Clear out minion wave para di sila ma-pressure at di mapasukan dito, guys, sa ating pong first tower. Sayang daming na miss ng ating pong mga Nosens Aces. Plus, nag-in pa talaga si Atlas, no? And yet, di pa rin niya nakuha dito yung ating pong Fatal Link. Sayang, wasted. Ito nga po ating pong Nose and Aces going for the gold plates on the mid. Kaya bang ikunin yung first tower? Yes, nakashotgun po si Idol Beatrix. And here you go. First tower down on the mid lane. 5 seconds ngayon tayo sa ating pong turtle objective. At ito nga po, ultimate for Esmeralda. Na pa-Tempest of Blaze na po siling natin. So wala siyang Tempest of Blaze mamayang turtle. Or sa blue buff, wala siyang mata-Tempest of Blaze. So pwede ata for the Nose and Aces to get here the purple buff. And here you go. Purple buff secured po ng ating pong Nosens Aces. Well, bottom lane naman is nakuha naman dito ni Adi Claude yung kill for ating pong ano, no? Dede mananalo. Ano to? Uy, ano yan, ati Angel? Ano yan, Lods? Ito na po ating Nosens Aces going for the turtle. Ayun, natingnan natin kung makapag-contest ba ngayon ng ating pong mga next main. We have the Fatal Link Franco ang nakuha dito, guys. And the Franco dito is down. 5 versus 4 ating laban. Dire yung tatanggalin po ng ating pong Claude. Esmeralda tumalon. And binabakuran po si Idol Cyclops. Flicker in tayo for your Pooch. Pero ayun, no, sakto. Cyclops dito is down. At ito nga po ang ating pong Ling. Delikado kalagayan. Disengage muna tayo. And still, Nosens Aces, guys. Nosens Aces, guys, will still be getting here the ating pong Nosens Aces will still be getting here the ating pong turtle objective. And by the way, yung ating mong 22 diamonds mo, Idols, Ben Cutie Gaming, I'll send na daw po ni Sir after po ng live stream natin. Sa mga ating pong mga active members dyan, please do, guys,
comment lang po kayo ng IG nyo and ID. Syempre, may mga paraffle tayo, giveaway, ganun. Dapat, syempre, nagpa-membership kayo, hindi para sa membership lang, hindi lang para sa ano. Syempre, tambay din kayo. And syempre, yun nga, support-support lang din po sa ating pong mga live stream. Syempre, dahan-dahan na kayo sa ating live stream. Sayang na may membership kung kabud nyo lang, di ba? Avail lang, tas wala na, di ba? Sayang naman, guys. Gamitin nyo rin yung perks rin na gamit yung stickers. Ganyan, pwede kang mag-avail ang stickers. I mean, pwede kayo mag-send ng stickers sa ating pong live. Tapos yan, nag-comment-comment, makipag-chikan din po sa ating pong mga streams. Gabi na to kay Goalie in favor of the ating pong No Sense Aces. Ayan, tamang poke for ating pong Cyclops, guys. 6-8 po tayo. We have the 2K goal lead, mga lods, no? Tignan natin ang mangyayaring laban. Tamang kuha ito. We have the Fatal Link. And here you go. Sinabayan po ng Blink and Duet ng Claude natin. Pero Claude, tatagal ba? Yes, katatagal. Walang minion wave. And yet, si Beatrix ay nandito sa bed ng turret. So, nabigyan siya dito ng turret damage. 1-for-1 and that is not worth it, guys. Tixer versus the Pooch, no? O yung ating pong Beatrix ang kanilang nakuha dito, guys. Sayang na sayang. No Sense Aces will be getting here the Turtle, pero naging trade sa kanila is the Sicilian po and the Atlas. So, lugi pa din. Plus, makapag-purple buff pa dito ang ating pong Ling. Bumabawi ngayon ating pong mga Nyx Aces. Kasi kung magat po ating pong Frank Flicker in, sabay kagat. At eto nga, Pooch. Mukhang wala magagawa kasi may retry. May slow tayo, guys. From the Ling, hindi pa pakawalan. Ultimate for Esmeralda. Makapag-crit pa yung ating pong Claude dyan, ha? Pwede pa sana, pero yun, mas pinili lang umuwi muna ng ating pong Claude. Item check tayo for the 7-minute mark for ating pong Claude. We have here already the Demon of the Sword plus Golden Staff and going for the Wind of Nature, maybe. Para maaga, no? Para ma-counter niya yung ating pong Beatrix and then as well as the Dyrod. Sa ating Dyrod naman, Hunter Strike and War Axe. So, damage lang si Tropa. Katulad yun, no? Punit, kaluluwa. Meron kasi yung ano, penetration din kasi si Adel, si Hunter Strike. That's why solid din yung mapuputap nila damage. Ito nga po si Adel. At last, Fatal Link. Ultimate tayo, guys, for the Beatrix. At nakuha dito si Phobius. Phobius is down. Ito pa lang, on the way pa lang ating mga No Sense Aces. Ultimate tayo, guys. Link ang nakuha na dito. And kaya bang bigyan? Hindi ata kayang bigyan. Hindi kayang bigyan dito ang ating pong mga Nyx main. Sino lamang? 1K gold lead in favor of the No Sense Aces. Sa Claude, naging ano rin siya, no? Solid din sa ating pong mga team fight compared to the Beatrix. Even though pantay lang sila dito. Pero si Toshinori, pag nag-ano siya, Blazing Duet sa harapan, no? Hirapan sila dito. Kailangan rin gawin dito ni Idol Poach is mag-go for the Wind of Nature. Maybe after ng item niya, no? Hunter Strike and then Blade of Despair tayo for the Beatrix ata. Then go for the Wind of Nature para may pang-depensa against the Claude. At ito nga po, Ling will get here the purple buff. Ultimate after Esmeralda nag-miss yung kanyang ultimate dito. Another Fatal Link. Bibigyan na naman. Franco na naman ang nais. Pero makakuha ng free po tayo for the Claude. We have the Blazing Duet. Pero bago siya makapag-out is mamamatay siya. Ito na po ang ating pong sabayan. Esmeralda, inutunan po ng Cyclops natin. 3 vs 3 po ang ating pong laban dito sa ating pong game number 3. Wala pa din talaga nagkakabigan dito. Palitan na sila, eh. Palitan na sila dito. Makakakuha yung ating Nyx main, makakuha rin po yung ating pong No Sense Aces. Give and take lang sila, mga lods, eh, no. Wala pa rin magkasuntuan talaga solid sa kanila, eh, no. Pare sila ano, eh, sa pantay sila, 30k, 13k, 13 kills sila parehas. 13k nga, 13k, di ba? 13 kills and then 30k yung kanilang farm. So, dikit lang talaga yung kanilang laban. So, may kita natin yan sa magiging setup po ni Atas. Kasi Atas, pa isa-isa, laging Franco. Ito nga po, we have the Fatal Link. Sabay, ulti po na ang Beatrix natin. Sabay, Cecilion will the damage, will provide, I mean, provide the damage, guys. Pero Claude dito, mamamatay. Directly, we have with the ultimate. Finally, yun ang inaantay nating setup from the Atlas, mga idols, no? Yun lang tinatawag na setup. Kanina kasi si Idol Atlas, guys, laging Franco lang. Kahit mag-isa nung Franco, pipitasin na niya, mga lords. Kaso nga sa ating bottom lane, mukhang matatanggal po si Lodi Dyrod. Dyrod dito is down. At mukhang hindi pa makapag-lord ang ating mga No Sense Aces. Yes, standing po natin is 1-1 first game for the Nyx main, game 2 for the No Sense Aces. Mukhang hindi pa ata kaya. Bakit hindi pa nag-lord si Christine Cutie dito? Di pa sila nag-lord. Wala na yung kanilang mga members dito, eh.
nice setup from the Atlas, no? Tapos sabay ano, bato ng ultimate ni Beatrix doon, napagandang connection noon, mga lods. That's why napulado eh. Doon nakaporma ang ating pong mga Gnosis Aces. Actually, nakuha nilang tatlo eh. Pero hindi pa rin sila nag-go for the Lord objective. So, sayang ginawa ni tropa na yun, no? 15-16 po ang ating pong standing dito. We have with the 1k in favor of the Gnosis Aces. Pero, yun nga, tamang chill. Item check muna tayo. For ating pong Ling, we have the Berserker's Fury. Hindi mo lang ito sword. Going for the Endless Battle. Win to ko ang kanyang item, no? For ating pong Resting Cutie naman, Malefic Roar, Hunter Strike, and the War Axe. Saka medyo din, ano pa siya, gap pa siya, no? Sa Ling versus Dairot natin. At ngayon, for sure, wala masyadong mauuna dito. Kasi pwedeng maging, ano sa kanila, pwedeng maging delikado for them, for the Gnosis Aces, na agad-agad mag-Lord. Also for the Knicks, guys. So, Pitas ang best option dito. Pitas din go sa Lord, no? At ito nga po, na-hook po dito ang ating pong Atlas. Zoning out tayo for the Atlas. They will go for the Lord objective. Let's see, ultimate tayo. Ling will still get this Lord objective. We have the Tempest of Blades. At mamamatay po ang Ling. Pero okay lang yung pwede mamatay na nakangiti. We have the Blazing Duet. Dairot dito is down. May turtle pa tayo for the Knicks main. Grabe naman po yun. Idol Ling. One versus, ano yun ah, isa lang, siya lang mag-isa pumasok. Ito nga po, kakagating po dito ni Franco, Cecilion is down. Sunod-sunod na matatanggal natin po mga Gnosis Aces. At ito ang kanilang in-next. At last dito, dying already, pinabalik sa nakaraan. Meron tayong damage. At ito nga po, Claude natin, will try to kill that Atlas. Time out lang din muna. Muntik na si Atlas dito, no? At ang ngayon, ang ating pong laban ay 3 versus 4. Ling, okay lang, namatay siya doon, guys. Nakakuha naman niya yung ating pong turtle objective at mukhang maibabaligtad ng ating Knicks main ang pangyayari. We have the hook na hook po ating pong Atlas. Kaya bang gumawa ni Atlas dito, guys? Kaya bang gumawa ni Lodi Atlas? Hindi ata niya kukunin, no? And we have the hook, Beatrix. Ang nakuha na dito, Atlas here with the setup. Bangski! Cecilia will provide the damage at mukhang ubos. Ngayon, anong sinasabi nyo? Ubos dito ang ating pong Knicks main. Again, what a play coming from the Atlas. Sunod-sunod na setups. At kaya bang tapusin na ating pong Gnosis Aces yung ating pong game number 3? Rerekta ba? Hindi ata. Yeah, 14 seconds for the ating pong Franco eh. Pwedeng kumuha ng tatlo. I mean, hanggang tatlo. Hanggang third tower. Second tower and third tower, guys. Siguro, bigay na lang muna. As may other here, we have the ultimate Tempest. Sabi sa sigat po ng lane natin. He wants to take here that the minion, the card guys, or the minion wave. Pero hindi niya po nakuha. We have the hook. Nag-miss yung kanya hook doon. Napag second skill tayo for the Atlas. Disengage tayo for the Gnosis Aces, no? Solid naman yun. Hindi pa talaga tapos, guys. Isa pang ganun ni Atlas. Tapos ang laban na to. Ganda nung setups ni Atlas. Save natin yun, guys, for the replay. Ang ganda eh, no? Sa ano siya, depensa. Depensa talaga si Atlas. Kapag madali siya, dun siya nakakita ng opportunity. Saan kulad din kasi nung Atlas, guys? Hindi nila agad-agad mapanish. Kahit na hook agad ni, ano, ni Franco, still not enough to get here the ano, guys, the ating pong Atlas, guys, no? 18-21. Pwede ba ngayon mag-initiate na ng go ang ating pong Gnosis Aces? 20 seconds for the ating pong Lord objective. Ay nga po, we have the Fataling. Isa lang kanya kuha dito. Franco dito. We have the ulti for the Dire. Binubusak ang lahat po ng Franco. Franco dito is down. And ayun nga po, Dire ang magyayari palita. Knicks main, babawi dito for this game number 3. Cecilion dito. And atas na po ang titirang buhay. And ito nga po, si Ling. Nag-ahabol, no? Nag-ahabol si tropa. So ngayon, makabawi na naman natin pong Knicks main, guys. Mabawi na naman Knicks main. Palitan talaga yun, no? Mamaya Knicks main. Mamaya Gnosis Aces. Palitan sila dito ng bitaw, eh, no? 21-22.
Di pa rin nakakuha. Wala pa rin actually nakakuha sa Lantern Tower. Ito nga po, we have the Fatery. Dalawa tinaman dito. Blazing Duet. Time for the Claude. Cyclops ito is down. Ang ating pong Claude dying already. Muntik na yung ating Claude. At mukhang madedefend dito ngayon ng ating pong No Sense Aces. Yung ating pong Lord. Pero if babanggaya, makakuha silang Third Tower dyan mga Lods. No? Kung babanggayan. Pero hindi babangga. Ay, di nila ano ni... Pinesto. Ayun, pinestoan nila. Okay, di ba? Magaya ating Lord Objective. So, wala makukuha na Third Towers. 21-23, tricky gold in favor of the ating pong Nyx main. Still, hindi pa rin tapos yung ating pong laban dito, no? Sabayan pa din eh. Waiting sila dito for talagang wipeout eh, no? We have here the tricky golded mga lords, no? May brought up for semis. Pagkatapos ng lahat, guys. May tatawang kung may brought na to ba sa semis. Ano, guys? Sa ano pa sa after po ng mga laban na tayo mag-announce. Item check tayo. For yati pong Ling. Ayan. Lahat na kailangan na rin immortality niyan mga lords. Beatrix kailangan dito ng Widow of Nature against the Claude. O kaya pwede rin Athena Shield. O kaya Radiant. For the Cyclops naman yung Phobius. Ayan. 1 minute tayo for ating pong Lord Objective. Sabayan. Ang kailangan kasi dito ng dalawang tanks natin mga Lods. Si Franco, wag mong bigyan yung Atlas. Sa kabila naman, Atlas, wag mong bigyan yung Franco. I mean... Sinosolo kasi nila, nuwari, yung Atlas, nakita ni Franco, kagatin niya. Hindi naman mapanish, hindi naman mabigyan. Ganon din ginagawa nung ati pong Franco. Kinakagat, ay ano, inuultian si, ay ganon rin pag ginagawa nung Atlas, inuultian si Franco. Hindi rin nila mapatay, guys. So, nagiging alanganin ang puwesto nila, no. Shout out po sa ating pong mga viewers. 10 seconds for the last lord. For sure, last lord to mga lords. Last lord, tingnan natin, no? Kung ito na ba yung last lord objective natin. Feeling ko talaga ito na yung last. Tingnan natin kung sinong mananalo for this game number 3. And we have the fatal link. Ayun na naman, lords. Phobis sa kanya kinuha. Phobis here. Nakapag-ultimate. Direct here. We have the ultimate. Phobis tumatalon. May mortality pero mukhang matatanggal po ating Phobis. Phobis, ito is down. Pagka-atom for the Nozens Aces para umangat sa ating Lord. Pero naglo-Lord na po ang ating Nyx Main. Naabot ba ang Nozens Aces? Hindi aabot. We have the hook po na ating pong Franco. Hindi paparetrin po si Idol Dairoth. Pero mukhang matatanggal ang dalawang members ng ating pong mga Nyx Main. Pero... napo-flow naman and makakapag-pressure dito guys. Makapag-put up ng pressure ating pong Nyx main. Pero dalawang wala, no? Matagal-tagal din yan. And we have the fatal link. And here you go. Cyclops dito. Dying already. Bagsak tayo for the Cyclops. Pwede nilang ma-pressure to guys. Mapapressure yung ating pong topside. Pero kaya naman natin i-defend since wala yung ibang members ng ating pong Nyx main. So I don't think so na kaya nang tapusin agad-agad to mga tolls, no? Death to guys, madedef. So, hindi pa pala ito yung last lord objective, no? Mali tayo ng prediction doon, hindi pa ito yung last lord objective. Iirit pa ating mga Nozens Aces. At ngayon, medyo matagal pa yung lord dyan. Toshinori, hinahanap po si Lodi Dairoth, no? Hanapan malala to guys. Shout out po sa ating pong mga viewers. Ayan. Ano to? Tamang antay ng sino mag-aasim or sino mapipitas mga lods, no? Tamang antay-antay lang din muna.
Ayan, ilan na tayo, guys? 1 minute pa tayo for the Lord. Wala na mangyayari dito. Mag-aabangan na lang to. Tamang ano, play safe to both sides. And then, naantay lang ng pick-off. Kung sino maka-pick-off dito, yun ang panalo. And we have the Consilato. Angat na po ata mga nonsense aces at sticks. Makikita dito. Bibigyan agad yung kanilang tank. Franco dito is down. We have with the Fatal Link. Binibitawan agad. Tanggal na po yung kanilang tank, guys. Pagka-out of the nonsense aces para mag-go for the recta siguro. Or i-try nila mag-push siya middle lane, no? Wala pa rin. Kasi ano sila, lugi sila sa top lane, eh. Bini-pressure sila, eh. Ano pa yan? 30 seconds, guys. 30 seconds. Mm-mm. Pero nakuha na nonsense aces yung pwesto sa ating pong Lord objective. Napalayas nila yung Franco, eh. Which is yung nag-zoning, nakapwesto na kanina, preparing for the next Lord objective, no? Shout out sa ating 11 viewers. And sa mga active members natin, guys, sa mga active na nag-avail pa ng support ng membership, guys, drop lang po yun ng ID sa IG and mga lads, no? Ayan, losses aces starting here, the Lord objective. Si Dairot ang nasa front. Game 3 na ba ito? Yes, game number 3, guys. So, it's a do or die match. Decider match. It's either they do or they die. Ito nga po, sticks. Fataling tayo. Binibitaw kahit Franco yan. Tatanggalin. Pobis nakalipad. Tunaw na po si ID Beatrix. Pero may immortality. Here comes the Blazing Duet. Sila ba po ng Wind of Nature ni Idol Claude? Pero Claude here, mukhang mamamatay. Mabibigyan ba dito? Dying ang mga members ng ating pong Nonsense Aces. At ang unang matatanggal is the Beatrix. At mukhang in-next po dito si Idol Atlas. May Lord tayo for the next main. Here comes the Link. Pwede bang humahabol ang ating pong mga next main? At yun nga, maghahabol. Esmeralda, ayaw pa win. May the ultimate for the Cyclops. Tinamaan po dito si Idol Silo. Silo dito is down. 3 versus 5. May Lord pa tayo for the next main. Kaya bang i-defend ng tatlo lang ang ating pong Nonsense Aces o hindi nila kakayaan ng puwersa ng next main? After ng semifinals yung tropa, siguro na last round na bukas, eh. Last round na natin pong ano. Tapos semis sa tayo Saturday, mga lods. Top 20, top 10, top 5, tapos top 3. 23-27. Buhay na yung ating pong Beatrix, pero wala yung kanilang Cillian. Pero pressured ang ating pong mid and then as well as on the top lane. May Lord pa yan. At they will try desperately here to defend this base. While Claude pwede itong rumekta. Ayan nga, popuesto dito, nakalap ng tempo. Pero di po umangat yung minimum wave. Kumaganda po ating pong Franco. Kinagat po dito si Atlas. Pero may fataling tayo from the Atlas Tower Lock. Sabi, Wind of Nature po ni Claude. Decidido, manalo. Next main natin mag-advance to the next round. Well played, well played. Nakabawi nga na taga Nonsense Aces. And ang ganda ng kanilang game, no? And then, ang ganda ng kanilang game, mga tolls. Oo, palitan. Tapos, Nyx, may nabagwawagi dito. Advancing, mga lods. Kita-kits po tayo bukas. Maglalaban doon si OGX Revitalize versus the Team Pacute. Ayan, 6 p.m. po tayo ulit bukas. Ayan, and by the way guys, mag-out na, thank you so much. Ayan, see you again tomorrow, mga lods. And I'm out, guys. Peace. Good night. Kain na tayo ng ano. May narinig si Ling Lods, magagalit ata yun. Nice game ulit, guys. Nice game.